Na po yung walang quiz card. Okay, nabigyan po lahat. Okay, number one, fast forward na po tayo. Tama o mali? Ang UFO at occult ay konektado. Tama o mali? Ang UFO at occult ay konektado. Number two, tama o mali? Ang muling pagpaparito ni Jesus ay isang lihim na pangyayari. Ang muling pagpaparito ni Jesus ay isang lihim na pangyayari or secret. Mamaya na. Ikatlo, tanong. Ilang mga mata ang makakakita kay Jesus sa kanyang ikalawang pagparito? Ilang mga mata ang makakakita kay Jesus sa kanyang ikalawang pagpaparito? Number four, tama o mali? Sa muling pagbabalik ni Jesus, ang mga matuwid na nangamatay ay bubuhayin. Tama o mali? Sa muling pagbabalik ni Jesus, ang mga matuwid na nangamatay ay bubuhayin. Last question, ilista. Itala ang isa sa limang katotohanan galing sa Biblia patungkol sa muling pagpaparito ni Jesus. Diba po, merong lima? Limang pamamaraan kung paano po babalik si Jesus dito sa ating mundo. Pero maglista lang po ng isa sa lima. O, tandaan po natin kung ano po yung lesson natin kagabi. Okay, ready na to check your papers? Okay, mag-check na po tayo number one. Ano po yung sagot niyan? Tama o mali ang UFO at occult ay konektado? Ang answer ay? Tama! Very good. Number two, ang muling pagparito ni Jesus ay isang lihim or sekreto na pangyayari. Mali. Sure? Mali. Ang sagot ay? Mali. Tamali. Ang sagot ay? Mali. Mali. Kasi nalaman natin sa ating pag-aaral kahapon na maingay, makikita ng lahat ang pagbabalik ni Jesus. So, hindi po siya secret rapture. Number three, ilang mga mata ang makakakita kay Jesus? Ilan? Ang sagot ay? Lahat ng mata or bawat mata. Okay. Number four, tama o mali sa muling pagbalik ni Jesus, ang mga matuwid or mabubuti na namatay ay bubuhayin muli. Sure? Ang sagot ay? Tama. Number five. Pumili na po tayo ng isa dito. Literal na mangyayari. Makikita, maririnig, kapanapanabik, or maluwalhati. Sino po naka-check sa number five? Wow, very good. Sino po naka-perfect? Oh, si Ate Esther. Congratulations po, mga volunteers. Pakicollect po ng ating quiz cards. So, kung sino po dito yung bago na nag-attend sa ating seminar, mag-register po tayo kasi kung makapa-register po tayo, meron po tayong libreng mga Bible lessons every night. At again, kapag makaabot po tayo ng 15 na attendance, ay makaka-avail po tayo niyang Prophecy Foundation DVD na merong 14 video presentations patungkol po sa prophecy. Kaya wag na wag po tayong mag-absent at yung ating free handout ngayon ay the Antichrist cover up. Okay, the Antichrist cover up at yung children's program natin 4:30 dito po same venue. At ngayon po, sino po yung nakapag-invite ng friends? Sino po yung nakapag-invite ng friends? Yung bago po, bagong attendee, yung bago talaga dito. Sino po? Si Ate Esther. Ilan po yung nadala niyo po? Tatlo. Sino po yung nakapagdala na masigit pa sa tatlo? Yung bago po. Ha? Wala. So, wala nating ibang makakatanggap ng ating libreng libro. Yan po ay ang Health and Peace. Ibibigay po natin ni Ate Esther. Okay. So, congrats po. Magdala ka po tayo ng kaibigan. At tiyak po kung kayo yung makadadala ng maraming kaibigan, pinakamaraming kaibigan, yan po ibibigay namin ang Health and Peace na aklat. Congratulations po. So, ano ba yung future topics natin bukas? Ano kaya yung topic natin? Ang ating topic ay wala kasi nga night off natin bukas. Pero, babalik po tayo kailan sa? Biyernes. At yung topic po natin,
The two martyrs of Revelation. Sino ba itong mga dalawang martyr ng Apokalipsis? Importante po na malaman natin to. At sa Saturday night, yung kailangan natin ipag-pray kasi yung topic natin, the topic that Satan hates, yung topiko na kinasusuklaman talaga ni Satanas. At gagawin niya ang lahat para hadlangan kayo sa pagpunta dito. Pero ang tanong, magpapahadlang ba kayo? Of course not, because you will study the topic that Satan hates. Para po sa pagsisimula, magsitayo po tayong lahat sa ating opening prayer. Let's pray po. Panginoong Jesus, Lord, maraming salamat dahil binigyan niyo naman ulit kami na opportunity, Panginoon, na makapagtipon dito para po sa pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, inaanyayahan po namin ulit ang iyong presensya at yung banal na Espiritu, Panginoon, na siyang kumilos po sa aming puso ngayon. At Lord, bigyan niyo po ng kapangyarihan at otoridad ang iyong salita para po ang aming buhay ay mabago. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umupo. Yung topic po natin ngayong gabi ay ano? The Antichrist Cover-Up. The Antichrist Cover-Up. Handa na ba tayo? Okay, handa na ba yung mga ballpen? Ballpen at tapel. Okay, mga kaibigan. Yan, umula na. Pero patuloy lang po tayo. Ang ating istorya ay napuno po ng di mabilang na mga misteryo. Okay. So ulitin ko po, ang ating istorya ay napuno po ng di mabilang na mga misteryo, mga panghinala, mga skandal, conspiracies, at mga pagtatakip. Kahit nga din po sa mga balita, meron pong mga sikretong transaksyon, mga korupsyon, at minsan may isip natin na, o magtatanong tayo na, sino kaya ang mapapagkatiwalaan sa panahon ito? Sino ang nagsasabi ng totoo? Baka ibigan, narinig niyo ba yung beses ko? Clear ba? Okay, clear pala. Kaya mga kaibigan, magtatanong tayo, sino ba yung mapapagkatiwalaan natin sa panahong ito? Sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Malalaman kaya natin ang katotohanan? Sabi po, sa John 8:32, sabi dyan, at inyong pakikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa'yo. No, saan po natin matatagpuan ang katotohanan? Sa TV ba? Sa internet? Mga kaibigan, matatagpuan po natin ang katotohanan sa Biblia, mga kaibigan. At ang Biblia na mayroong katotohanan, ito po yung magpapalaya sa atin kung ating sinusunod ang katotohanan. Ang katotohanan magpapalaya sa atin kung ating sinusunod ang katotohanan, mga kaibigan. So yung tanong dito ay before dyan, ang Biblia nagsasabi po na ang Diablo ay ang dakilang manluloko sa lahat. At ayaw niya po, ayaw niya na malaman ng mga tao ang katotohanan. Kaya yung tanong dyan, may pagtatakip ba patungkol sa Antikristo? Alam natin na may malaking role ang Diablo sa huling panahon patungkol po sa Antikristo. At nais ng Diablo na matakpan na hindi natin malaman ang Antikristo para yun, makapagawa siya ng kanyang mga plano. Now, tingnan po natin yung warning sa Biblia patungkol po dito. Makinig po tayong lahat? Revelation 14:6-10, nandiyan po yung babala ng Panginoon. At dito po, para po makapaghanda tayo sa huling panahon. Babasahin ko po dito. At nakita po ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa ng kanatika at bayan. So meron po mabuting balita. Next. At sinasabi niya na malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya
sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mabukal ng tubig. So ito po yung verse na prayer, ito po yung mensahe ng tatlong anghel. Okay, mensahe ng tatlong anghel. At sabi ng mensahe ng first angel, sabi dyan na sambahin daw po natin yung may likha, yung gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat. Okay, so hingi lang po ako ng sa volunteer po yung pwedeng matakip sa projector. Okay. So papatuloy, sabi dyan. At ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi na nagbuo ang dakilang babalong niya. So ito po ay pag-aaralan natin sa future lecture. Okay? Third angel, yung tatlong anghel, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noos o sa kanyang kamay, ay inubin naman siya ng alak ang kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo na sino man ang kanyang kagalitan. So atin pa nakita dito na yung mensahe ng ikatlong anghel ay about sa pagsamba, mga kaibigan. So makikita natin dito na yung isyo sa first angel, as a third angel ay about sambahin. Sabi ng first angel yung mensahe niya, sambahin ang may likha. Sabi naman ng third angel na huwag natin sambahin ang hayop. Now, mga kaibigan, nakita po natin dito na ang isyo po dito, mga kaibigan, ay patungkol sa pagsamba or worship or pagsasamba, mga kaibigan. Now, dito, sabi sa Revelation 28 na ang Antikristo daw, ang lahat ng naglalahan sa lupa ay magsisisamba. Okay. So, ibig sabihin, sabi po ng Biblia na lahat daw na naglalahan sa lupa ay sisimbahin ng Antikristo. Baka kabilang tayo sa sumasamba dito, mga kaibigan. Lalo na po yung mga tao na hindi alam ang katotohanan. So, mga kaibigan, sino kaya ang Antikristo? May sino kaya ang Antikristo? Gusto ko po na ngayong time na ito, gusto ko na mag-pray din kayo sa inyong isipan, no? Na maging successful po yung presentation natin. Ito kasi napaka-importante po ito para sa ating pananampalataya. Now, sino kaya ang Antikristo? Now, alam niyo ba na maraming haka-haka kung sino ang Antichrist, kung sino po ang Antikristo. At kung i-research po natin po sa internet, sabi po ng internet na si Prince Charles of Wales daw ang Antikristo base po sa isang aklat na The Antichrist and a Cup of Tea by Tim Cohen. Okay. Okay lang ba kayo dyan? Okay pa? Yan, na part. Yan. Okay. Yan. Hello.
Kung settle na po ang lahat, sinasa natin kung makapagpatuloy po tayo, pero bago nang mag-pray, muna tayo. Tapos sinasa natin yung pag-alaw ng Panginoon na ipresent ito ngayong gabi. So mag-pray po tayo. Let's pray po. Ama namin na nasa langit, Lord, kami po, sa panahon ito, kami po ay nagpapasalamat kasi alam po namin, Panginoon, ikaw ay mapagmahal at mabuting Diyos. Panginoon, alam ko po, nakaluutan niya sa Panginoon na malaman po namin yung katotohanan. Kasi hindi niya po gusto, Panginoon, na kami po ay malit lang sa mga panuloko ng Diablo. Maraming salamat po sa banal na kasulatan na binigay niyo po sa amin para po mapagtubayan po ang aming buhay, para po ay kami ay mabuhay na ayon po sa katotohanan. Panginoon, gusto po namin na hindi na ngayong presensya ulit, Panginoon, sa aming sitwasyon ngayon na nandito po kami, magbabahagi ng iyong katotohanan at alam ko po, Panginoon, na kalooban nyo na maibahagi ito. Lord, kung ano man po ang iyong kalooban, nawa po ito ang ma-fulfill. At Panginoon, kung inyo siyang kalooban na mahito po yung ulan ngayong gabi, Panginoon, para po maging successful po yung aming pagtitigan ngayong gabi, nawa po ay gawin niyo po ito ayon po sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Panginoon, alam ko po na ikaw po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Iko po yung lumikha sa amin. Panginoon, ito po ay aking dinadalangin. Sabay po, Panginoon, ang paghingi ng patawad ng lahat po ng aming mga kasalanan. Panginoon, maraming salamat dahil alam po namin na dinidinig po niyo po ang aming panalangin ngayong oras na po ito. At gusto po namin na maniwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan at ikaw po, Panginoon, kaya niyong i-control ng lahat ng mga bagay. Panginoon, gusto po namin manalig sa iyo ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kaibigan, tingnan lang po natin kung saan po yung makakaya natin ngayong gabi. Pero kung yan, tingnan lang po natin. Pwede po kayong magreklamo na mag-stop na tayo. Okay ba yun? Okay. So, magpapasalamat po ako sa inyo kasi nanatili po kayo dito sa ating venue. At nawa po ay maging successful po yung presentation natin patungkol dito. Okay. So, handa na po tayo. Maraming salamat sa mga volunteers natin. Sa mga kaibigan, sa pagpatuloy. Okay, sa ating pagpatuloy, kaibigan, marami po mga haka-haka sa internet kung sino ba talaga ang Antikristo. Now, kapag mag-research mo kayo sa internet, meron pong lalabas na si Prince Charles of Wales daw ang Antikristo ayon po sa aklat na The Antichrist and a Cup of Tea by Tim Cohen. Na mga kaibigan, maniniwala ba kayo na siya ang Antikristo? Sinabi nga ng Bible na ang Antikristo ay kaya niyang pasambahin ang buong mundo. Pero hindi naman natin kilala o hindi naman kilala ng lahat ng tao si Prince Charles of Wales. So imposible na siya ang Antikristo. Now, ibang sagot ng internet mga kaibigan ay sabi nila na yung Antikristo ay si Bill Gates. Di ba po, sikat si Bill Gates? At siya ang gumawa ng Microsoft computer, di ba po? Pero, maniniwala ba tayo na siya ang Antikristo? Eh kung ganyan natin ang ganyan, maniniwala na ba kayo na siya ang Antikristo? Kaya kasi, hindi po siya sasambahin ng buong mundo kasi hindi din naman lahat ng tao meron computer, di ba po? Pero ito mga kaibigan, ikatlong resulta kung sino ang Antikristo sa internet ay ano po? Is Obama the Antichrist Newsweek? Si Barack Obama kaya ang Antikristo mga kaibigan? Yung tanong dyan, sasambahin ba siya ng buong mundo? Hindi, kasi hindi nga niya mapasamba yung buong Amerika, yung buong mundo pa kaya. So hindi po pwede na si Barack Obama yung Antikristo. At napakarami pa po mga haka-haka patungkol dito. Pero yung tanong hanggang ngayon, sino po bang Antikristo? At hanggang ngayon, nananatili po yung question sa mga tao. Pero ngayon gabi, hindi po tayo maghaka-haka. Kasi,
sobrang pabor tayo sa Biblia na siyang magbibigay po sa atin ng sagot kung sino po ang Antikristo. At nalaman natin dito na meron pong malaking pagtatakip sa Antikristo para hindi po natin malaman. Babasahin ko po dito, 1 John 2:8 and 19. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. So sabi po dito na sa panahon po ni Juan, yung disciples ni Jesus, sabi niya na sa kanyang panahon, meron na ng maraming Antikristo. Sa pagpatuloy, sila, nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. So nakikita po natin na sa panahon po ni John, meron na pong Antikristo. So malalaman natin dito na ang Antikristo sa Biblia ay nandito na ngayon, or ibig sabihin nandun na po sa panahon ni John, at meron pong maraming Antikristo, hindi lang po isang tao, at ang Antikristo ay galing po sa loob ng iglesia. Tingnan po natin. Baka po parang yung mga puzzle sa isipan nyo ay hindi po siya nag-connect. Pero makakonnect po yan mamaya. At marami po yung ginamit na pasimbolo sa Biblia patungkol po sa Antikristo. First is, nag-describe po ang Biblia na ang Antikristo ay isang taong makasalanan na base sa 2 Thessalonians 2. At description po ng Antikristo sa Biblia, ikalawa ay ang hayop. Siya din po ang hayop. At ang Antikristo ay description po niyan ay yung munting sungay. Itong tatlo, ito po yung sinabi ng Biblia na mga simbolo sa Antikristo na yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi. First, tingnan po natin yung simbolo ng Antikristo bilang taong makasalanan. Pero hindi po ibig sabihin ito na isa lang yung Antikristo. Kasi nga, sabi sa panahon ni John na marami pong Antikristo, hindi lang isang tao. At sabi dyan, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sa pagkat ito'y hindi darating. Balikan ng dumating mula ang pagkaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan na sumalas, sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinawag na Diyos o sinasamba. Siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. So, isipin po natin, tayo po ay nag-aaral ng prophecy. So, makinig po tayo mabuti patungkol dito. Sinasabi dito, yung description po ng Antikristo ay sumisimbolo sa isang taong makasalanan, anak ng kapahamakan na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng sa Diyos. Sinatawag siya na anak ng kapahamakan. At dito po sa Biblia, meron po isang tao na tinawag na anak ng kapahamakan. At yan po ay si walang iba, yung nasa disipulo ni Jesus na si Judas. Pero sasabihin ko po na si Judas, siya po ay simbolo ng Antikristo. Agad po, ano po si Judas? Siya, si Judas, ay simbolo ng Antikristo. Kasi si Judas po ay tinatawag siya na anak ng kapahamakan o kasalanan. At yung buhay ni Judas, siya po ay simbolo ng Antikristo. Na, nag-get po ba? Yes? Nag-get po ba? Opo. Okay. So, si Judas po ay simbolo ng Antikristo. Now, mga kaibigan, alam niyo ba na si Judas na parte ng mga disipulo ni Jesus ay siya po yung treasurer nila? At di po alam ng mga ibang disipulo na si Judas pala yung magpapahama kay Jesus. In fact, si Judas po yung kanilang treasurer. At sabi dyan, Luke 22:3, at pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12 or 12 sa 12 disciples. So si Judas po yung anak ng kapahamakan at siya po ay simbolo ng Antikristo. Babasahin ko po dito. Si Judas ay isang Kristiyanong Diablo. Tingnan po natin. Tagaloob na napakilalang tagasunog ni Kristo, siyang maging daan sa paggawa ni Satanas, nagtatago sa likod ng Kristiyanong maskara. So sinasabi po ng Biblia na yung buhay ni Judas, yun po ay simbolo ng Antikristo. At sinasabi dyan, si Judas ay Kristiyanong Diablo na tagaloob. At ano pong ginawa niya?
nagpakilalang kagasunod ni Kristo, pero gumagawa ng gawa ni Satanas. Ibig sabihin, kasi si Judas yung simbolo ng Antikristo, ibig sabihin ng Antikristo pala, mga kaibigan, ay ano po, nagpapanggap na Kristiyano, pero meron palang plano na, ano po, meron pong plano na gawin yung plano ng Diablo, mga kaibigan. So nagpapanggap na Kristiyano ang Antikristo, pero Antikristo pala. Kaya hindi talaga natin mamamalayan kung hindi po natin alam ng ang katotohanan. Magmumukhang mabait at religyoso, pero hindi naman. Yan po ang description patungkol sa Antikristo, anak ng kasalanan, anak ng kapahamakan, tulad po ni Judas. Sa halip na maging halatang masama, ang Antikristo po ay lantarang kumakalaban sa Kristyanismo galing sa loob ng iglesia. Ang tunay na Antikristo ay simbolo ni Judas or tulad ni Judas. So meron po talagang pagtatakip kasi galing po sa iglesia, di ba po? Galing po sa church. Sabi pa dyan, anak ng kasalanan. So sasabihin ko po dito na ang Antikristo hindi po isang tao lang. Sabi dyan ni John, John 2:18-19, sabi dyan, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. So sa panahon po ni John, sinabi niya na meron ng Antikristo at hindi lang po isang tao, kundi maraming Antikristo po. So, kung ipagpatuloy po natin yung paniniwala na isa lang po yung Antikristo, kung i-calculate natin yung buhay ng tao noon sa panahon ni John hanggang sa panahon natin ngayon, ibig sabihin, isang tao na 2,000 ang edad. Hindi po pwede yun kung isa lang ang Antikristo. Hindi po pwedeng isang tao lang yun. So dito po, babasahin ko muna ito. Anak ng kapahamakan, verse 3, hiwaga ng kasalanan, verse 7, ang talampasan, verse 8. Ang anak ng kasalanan, kung pagbabasihan ang Biblia ay salit-salitan ng mga tao sa buong historia. Siyang sumusunod sa tradisyon at kasalanan kaysa sa purong salita ng Diyos. So ibig sabihin, kahit tinatawag ang Antikristo na anak ng kasalanan, pero po, salit-salitan po ito ng mga tao galing pa sa, mula pa sa panahon ni John hanggang sa panahon natin ngayon, meron po pang salit-salitan ng mga tao. So marami po ang Antikristo na sinasabi po dito. At yan po ang unang simbolo patungkol sa Antikristo. Sunod po, ikalawang simbolo patungkol sa Antikristo ay yung hayop na sinasabi sa Revelation 13 at yung maliit na sungay na sinasabi sa Daniel 7. Makinig po tayo kasi hindi po natin ito marinig sa iba mga lecture. Dito lang po mga kaibigan. At napaka-importante po na mag-aral po tayo ng prophecy sa Bible. Naunahin po natin pag-aralan yung hayop o yung beast na nandyan sa Revelation 13. Okay? Yung hayop na tinutukoy dito ay may babala po na babasahin ko dito ulit na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay inum din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halos inuman ng kanyang kagalitan at siya ay pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng banal na anghel at sa harapan ng kordero. So, ibig sabihin na may babala po dito si Jesus na baka po ay sasamba yung mga tao sa hayop at sa kanyang larawan. Meron pong babala. So, tingnan po natin. Ang hayop na ito na sinasabi sa Revelation ay simbolo po ng Antikristo. Paano ba natin nalaman na yung hayop o yung beast na yan ay simbolo ng Antikristo? Kasi meron din po siyang number na 666. At alam natin, malalaman natin dito sa Bible na yung 666, yun din po yung number ng Antichrist. So ibig sabihin, ang hayop na ito ay simbolo po ng Antikristo. Now, makukunin po natin ngayong gabi yung mga question sa ating isipan. Basahin muna natin ang description ng Antikristo sa Revelation 13:1-3. Sabi po dyan, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. To continue, so yun po yung description ng hayop na yan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng mga oso. At ang kanyang mga bibig ay gaya ng bibig ng
leon at ibinigay sa kanya ng dago ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. So, parang kung magbasa po tayo ng Revelation, Apocalypse, parang ang gulo-gulo naman. Ano bang ibig sabihin ng hayop, ganun? Pero, atin po yung explain ngayong gabi. At nakita ko ang isa sa kanyang maulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilalas sa hayop. So yan po ang description patungkol nitong hayop na simbolo po sa Biblia patungkol sa Antikristo. At ito po yung titingnan natin ngayong gabi para malaman natin kung sino ang Antikristo. Ano ba yung Antikristo, mga kaibigan? First clue niyan, description na itong hayop na ito umahon galing sa dagat. Yun po sa verse 1. Sabi dyan, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinaupuan ng patotok ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So sa prophecy sa Biblia, ano bang ibig sabihin ng water or dagat? Base po sa binasa rin kanina, ang ibig sabihin kapag merong banggitin na tubig sa hula or prophecy, ito po ay nangangahulugang bayan, mga karamihan, mga bansa at mga wika. So ano pong ibig sabihin ng tubig? Yan po ay ibig sabihin ay maraming tao. Gawa-gawa ba natin yan? Hindi. Yung Biblia po yung nag-interpret sa kanyang sarili. So kapag mayroong banggitin na tubig sa hula sa Biblia, ibig sabihin mga bansa or multitudes of people, maraming tao. So that's the first description, mga kaibigan. Next is number 2. Binubuo ng tatlong hayop. Ano nga yung hayop na yon? Leopardo, oso leon, at yung dragon po yung nagbibigay ng kapangyarihan sa hayop na ito. Okay, to continue, tingnan po natin yung tatlong hayop na yan, yung leopardo, yung oso, at yung leon, at yung dragon na nagbibigay ng kapangyarihan sa Antikristong hayop. Next, description, tumanggap ng sugat na ikamamatay na gumaling. So yung reference natin dyan, Revelation 13:3. So tayo po, nagagather lang po tayo ng clues para malaman natin kung ano ba talaga yung Antikristo. Sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling. So that's number 4 clue. Number 5 clue para malaman natin kung ano yung Antikristo. May bibig na nagsasalita ng malaking bagay at mga kapusungan. Yung reference natin dyan, Revelation 13:5, bibig na nagsasalitang malaking bagay at kapusungan. Okay, to continue. Number 6, may kapamahalaan upang magpatuloy sa 42 months or 42 buwan. Mababasa yan sa verse 5. Okay? Next is, pagbaka laban sa mabanal. Yung reference po dyan, siya po ay nakipagtunggalian sa mga mababait or so, sa mga banal na mga tao. Reference natin dyan, Revelation 13:7 na nagsasabi, at ipinagkaloob sa kanya na makipagbaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. So nilalabanan niya po yung mga banal na tao. That's number 7. At number 8 na clue, may kapamahalaan sa buong sanlibutan. So meron, isa siyang worldwide authority. Meron po siyang worldwide authority. Kasi sabi sa Revelation 13:7, ang binigay na clue, may kapamahalaan siya sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. So powerful po pala itong Antikristo na ito. So to continue, ang buong mundo ay sasamba sa kanya. Sabi sa Revelation 13:8, ang lahat ng nanganganahan sa lupa ay magsisisamba sa kanya. Next, ito po yung review natin sa lahat ng mga clues na binigay ng Biblia patungkol po ditong hayop na siya po yung simbolo ng Antikristo. Umahon sa dagat, binubuo sa tatlong hayop, tumanggap ng luklukan, tumanggap ng sugat, bibig na nagsasalita ng malaking bagay, kapamahalaan upang mapatuloy sa 42 months, pagbabaka laban sa mga banal, may kapamahalaan o worldwide authority, ang buong mundo ay sasamba sa kanya. So, pero yung tanong dyan, meron na po tayong mga clues. Pero sino po, or ano ba itong Antikristo? Now, we will be explaining everything ngayon, mga kaibigan. Now, sa hula sa Biblia, ano kaya ang simbolo sa hayop? Para po maintindihan natin ito, humingi po tayo ng tulong sa kambal na aklat ng Revelation na ang Daniel. Punta po tayo sa Daniel 7. Sabi dyan,
Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito ang apat na hangin ng langit ay nagsisihip sa malaking dagat. So meron naman siya nakitang vision at hula. Ano kayang ibig sabihin ng hangin? To continue? At apat na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. So diba? Pareho po yung nakita ni Daniel. Pareho po yung nakita ni Daniel. Pareho din po yung nakita ni John, the Revelator sa Revelation. So sa Bible prophecy symbols, yung ibig sabihin po ng mga dagat or tubig ay maraming tao or population. Base po yan sa Revelation 17:15. Hindi po natin yan gawa-gawa. Next, ano pa yung ibig sabihin ng hangin? Kapag makabasa po tayo ng hangin sa hula, ibig sabihin yan ay meron pong tunggalian or pagbabaka or war. Base po yan sa Jeremiah 49:36-37. Pero, ano kaya yung ibig sabihin ng hayop? Okay, mga kaibigan, Daniel 7:23, yung reference natin dyan, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian. So, base po dito, ano ang ibig sabihin ng hayop sa hula? Kaharian. So, kapag magbabasa po tayo ng Biblia at meron tayong makita, magbabasa tayo ng mga prophecy sa Biblia or hula, ang ibig sabihin po ng hayop, simbolo ng hayop ay kaharian o bansa. Okay. Kapag mga dagat, population, maraming tao. Kapag hangin, pagbabaka. Kapag hayop ay kaharian or bansa. Okay, kasi sabi dyan, 4 na malaking hayop, so 4 din na kaharian o bansa. Gawa-gawa ba natin yan? Hindi, yung Biblia po yung mag-interpret sa kanyang sarili. At hindi lang po tayo, kundi yung mga, hindi lang po yung Biblia, kundi tayo din po, yung mga tao ay noon pa man ginagamit talagang symbol ang mga hayop bilang representation ng kanilang mga bansa. For example, ano pong bansa ito? America. Oh, you know. The American Eagle. At yan po, anong bansa yan? The Russian Bear. So, anong ibig sabihin yan? Naging friend na yung America at Russia. At meron po silang baby. Okay. So, ginagamit po ng mga tao na simbolo ng kanilang bansa ang mga hayop. Ano kaya yung simbolo ng Pilipinas? Yung baby? Ano kaya yung simbolo ng hayop ng Pilipinas, mga kaibigan? Kalabaw? Kalabaw pa rin? Ah, okay. Kalabaw pa rin pala. Okay. So, yun po. Ibig sabihin na yung hayop ay ibig sabihin ay bansa o kaharian. So, ibig sabihin, mga kaibigan, dahil ang Antikristo dito ay hayop, ibig sabihin, ang Antikristo ay kaharian or bansa. Ulitin ko para hindi nag-get sa lahat. Dahil ito ay isang hayop, Antikristong hayop, ibig sabihin po ng Antikristo pala ay isang bansa. Now, tingnan po natin yung pagkakatugma ng image na, remember nyo po ito, yung image na sa Daniel 2, tugma po sila sa apat na hayop na nire-refer po dito patungkol sa representation ng mga hayop doon sa Antikristong hayop. So yung metallic image ng Daniel 2, nag-represent din po nung apat na kaharian. At pareho din kaharian yung tinutukoy sa apat na hayop dito, Babylonia, Medo-Persia, Greece, Rome, at divided Europe. Now atin po yung explain, little by little, para po talaga maunawaan natin. Tingnan ulit natin yung kaharian, yung unang kaharian, yung unang world ruling superpower. Ano po yung unang kaharian? Babylonia. Very good. Sabi dyan, ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila, aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. So yung unang hayop dyan o yung unang kaharian dyan ay ano po yung? Babylonia. At alam niyo po ba, mga kaibigan, natumpak talaga ang Biblia kasi nga kapag pumunta po tayo doon sa mga ruins ng Babylon, makikita po natin yung mabaka sa kanilang walls na merong mga lion na may pakpak. O di ba po? Tumpak po sa description ng Biblia. Nakita po ito sa Babylonia, yung sa ruins ng Babylonia. Ang equivalent niya sa Daniel 2 ay yung ulo ng ginto. Okay. At dyan sa Revelation, yung lion na may pakpak. No, ano kaya yung ibig sabihin ng pakpak?
Now, mababasa po natin sa Habakuk 1:6-8 na ang ibig sabihin po ng pakpak dyan ay yung bilis ng pagsakop ng kaharian. So, mabilis din po pala manakop tong itong, ano, Babylonia, mga kaibigan. Punta tayo sa ikalawang hayop na nakita po natin dito. Nagaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran at tatlong tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mangibig. So, meron po siyang sa kanyang bibig tatlong tadyang o tatlong ribs or buto. At sinabi naman ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. At ano pong simbolo nito? Ito po ay representation ng Medo-Persia. Sabi po dyan na hindi po balance yung kanyang binti kasi combination po siya ng Medes at saka Persian. At mas malakas po yung Persia kaya hindi po balance or level yung kanyang paa. At bakit meron siyang tatlong ribs dyan? Ano bang ibig sabihin yan? Kasi yan po ay representation, simbolo ng mga tatlong probinsya na nasakop ng Medo-Persia. Ibig sabihin yan, yung Lydia, Babylon at Egypt. Kaya pala merong tatlong ribs na kanya nasa bibig niya. Okay, so equivalent po yan sa Daniel 2 yung silver na breast. Okay, that is Medo-Persia ruling 539 to 331 BC. Okay, are you following so far po? Yes. Naintindahan ba? Okay, praise the Lord. To continue, pagkatapos nito, tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang lipardo. Ikailang hayop na po ito? Tatlo. Na mayroon sa likod niya o na ilan? Apat na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon ding naman apat na ulo at minigyan siya ng kapangyarihan. So yan po yung representation na lipardo. Ano kayang kaharian ito? Greece. Very good. Yan ay Greece. Now, bakit kaya apat yung pakpak ng Greece? Ibig sabihin na, mabilis po yung kanilang pananakop. Kasi, sino nga po yung leader nila noon? Si Alexander the Great. Napakagaling po na leader na Alexander the Great. Si Alexander ay isa sa mga pinakamagaling na general sa lahat ng panahon, kilala sa kanyang talino bilang taktisyan at pinuno ng hukbo. At sa bilis ng kanyang pananakop sa napakalawak na teritoryo. So, magaling po na leader si Alexander the Great. Parang nasakop niya buong mundo, halos lahat ng buong mundo. Pero, kahit matalino siya, hindi niya po na-control yung kanyang sarili. At alam niyo po ba ano nangyari sa kanya? Namatay po siya sa pagkalasing. O di ba ang talino niya? Pero, nang malapit po siyang mamatay, si Alexander the Great, pinuntahan siya ng kanyang apat na general. At nagtanong sa kanya yung kanyang apat na general na sino ba yung magmamana sa kanyang kaharian? At yung sagot na Alexander, kung sino yung pinakamalakas. Dahil doon, naglaban-laban po yung kanilang, yung kanyang apat na general. At dahil wala pong nagpatalo, yung kingdom ng Greece ay na-divide po sa tatlong kaharian ayon po sa pangalan ng kanyang apat na general. Yan po ay si Cassander, Lysimachus, si Seleucus, at si Ptolemy. Kaya pala apat ang ulo ng leopardo. Clear po ba? Oh, amazing, di ba? So, na-divide po sa apat yung Greece, kaya din pala apat yung ulo ng leopardo. Napakaganda, mga kaibigan, mag-aral na hula sa Biblia. Kaya pala apat ng ulo yung leopardo. So, yung Greece, sa day 2, nagpasimbolo po siya sa hips ng bronze, or bronze, mga kaibigan, which ruled 331 to 168 BC. Now, punta po tayo sa ikaapat na beast na siya nabigay ng kapangyarihan sa Antikristong Hayop. Sabi dyan, pagkatapos ito, may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ikaapat na hayop na kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking ngiping bakal na nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi at kaiba. Kakaiba po siya sa lahat na hayop na una sa kanya at siya ay may ilang sungay? 10 sungay. Ano po kayo yung kaharian na yan? Rome. Very good. That is Roma. Now, tingnan po natin yung mga kaharian, apat na kaharian. Ano po yung una? That is Babylonia. Sunod ay ang? Medo-Persia. Ito ay? Greece. At yan ay? Roma. Rome. Yung dragon. Dragon-like beast with 10 horns. At yung Roma po,
dyan, yung dragon, equivalent po yan sa Daniel po yung binte na, ano po, na bakal, yung iron na binte. At simbolo po siya dyan sa Revelation na dragon. At yung Roma ay naghari po siya 168 BC to 476 AD. No, mga kaibigan, gusto ko po natandaan nyo po itong 476 AD. Okay, natandaan nyo na? 476 AD. Yan. Naghari ang Roma noong 168 BC to? 470. Okay, wag po natin yan. Kalimutan kasi babalikan natin yan mamaya. 168 BC until? 476 AD. Yun yung petsa, mga kaibigan, kung kailan nawasak at nahati ang Roma. So, tandaan po natin yan. Ano po yun? 476 AD. Now, di ba po yung Roma, nahati po siya, hindi po siya na sakop kundi nahati po siya sa ilang kaharian yun? Ilang kaharian nahati ang Roma? Di ba hindi siya nasakop yung Roma? Di ba nahati lang siya? Nahati po siya sa ilang kaharian? Uy, nakalimutan nila, 10 kaharian! At yung dragon, di ba po, sa paa, ng ano, sa paa ng imahe, di ba po, merong 10 daliri. So, nahati po yung Roma sa 10. At kagaya ng dragon, meron po siyang 10 sungay. At para maging hari, dapat merong? Sungay. Kaharian. para anong tawag ito? Para maging hari, dapat merong? Kaharian. Tingnan natin, mga kaibigan. At tungkol sa 10 sungay, sabi ng salita ng Diyos, mula sa kanyang kaharian ito ay 10 hari ang babangon. So kung merong kaharian, meron ding, ay kung merong hari, merong kaharian. So ang ibig sabihin pala ng sungay dito ng dragon ay mga kaharian. Anong ibig sabihin ng mga daliri na nasa Daniel 2 na image? Kaharian, 10 kaharian. Same po sa dragon, meron po siyang sampung sungay. Siya po ay, yan po ay nagsisimbolo ng kaharian. At tingnan po natin kung ano pong nangyari doon. Aking pinagbili-bili ang mga sungay at narito, sa 10 sungay po, ano nangyari dyan? Sumibol sa gitna ng mga yaon, yung 10 sungay or yung 10 kaharian, ang ibang sungay. Anong sungay ito? Isang munti o cute na sungay na sa harap ni yaon, tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So, di ba po, 10 po yung daliri ng imahe ng ime, ng, I mean image sa Daniel 2. Ibig sabihin niyang 10 kaharian. At 10 din po yung sungay ng dragon na ito. So sila pong lahat, silang dalawa ay nagsisimbolo sa 10 kaharian pagkatapos mawasak ng Roma. At kailan po nawasak ang Roma? Anong date po yun? 476 AD. So, naghari po yung 10 kaharian 476 AD hanggang sa katapusan ng mundo hanggang ngayon po sa ating panahon. Tingnan po natin ulit yung division ng Roman Empire. Anglo-Saxons, Franks, Alamanni, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths, at Vandals. Ngayon, yung Alamanni ay Germans, Burgundians, Swiss, Franks, French, Lombards, Italian, Saxons, England, English, Suevi, Portuguese, Portugal, Visigoths, Spanish, at yung Heruli, Vandals, at Ostrogoths, wala na po ngayon kasi po may kinalaman po yung cute na sungay, yung munting sungay na sumibol, at nang sumibol po yung munting sungay, nawala po yung 3 kaharian na yan. Bakit kaya, mga kaibigan? May kinalaman po dito yung cute na sungay na yan. Sa pagpatuloy, tingnan natin. So, pagsimbol po ng munting sungay galing sa 10 kaharian, nabunot po yung Ostrogoths, Heruli, at Vandals. Nawala po yung 3. Ano kaya itong munting sungay na ito, mga kaibigan? At nalaman po natin na yung munting sungay na ito, simbolo din ito ng Antikristo. Kung ang hayop na ito ay simbolo ng Antikristo, pareho din yung munting sungay na ito ay simbolo ng Antikristo. Pero sino or ano ang Antikristo? Sabi dyan, yung description nito, aking pinagdili-dili ang sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ng ibang sungay, isang munti or cute na sungay. So yung first clue patungkol dito, ay siya ay kasama sa 10. Di ba po, sumibol po siya galing sa 10.
Ibig sabihin na siya ay galing po sa 10, yung 10 divisions of Roman Empire, at yan po ay galing sa Western Europe. So, itong cute na sungay na ito, na simbolo ng Antikristo, ay galing po siya sa 10, which means galing po siya sa Western Europe kasi nandun na galing yung 10. So, nag-gets po ba? Clear po ba? Okay. Mabilis ba ako? Okay lang. Okay lang. Okay. Kasi para late na tayo. Next is Daniel 7:24, at ang isa'y babangon kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa sa mauna, at kanyang ibabagsak ay tatlong hari. Anong hari? Anong harian yun? Yung Herulay, Vandals at Ostrogoths. So nawala na po yun, mga kaibigan. At sila po, yung munting sungay, ay naghari pagkatapos ng 476 AD. Next, sa pag-aaral lamang sa nakaraan o history natin, makikilalang lubos ang Antikristo. Kung sino siya at kung ano ang kanyang gagampanan sa panahon natin ngayon. Kasi merong iba na yung Antikristo daw, darating pa yun in the future. Pero dapat natin tingnan yung nakaraan, kasi nga sabi ni John na sa panahon niya, nandun na yung Antikristo. So we will look back in the history. Hindi po natin titingnan yung future kasi meron na pong binigay na mga clues ang Biblia. At meron pong malaking pagtatakip dito at cover-up na hindi po natin malaman. Kaya dapat po natin mag-aral ng Biblia patungkol dito. At sabi po dyan sa Daniel 7:8, isa po siyang munting sungay or cube na sungay. So ano nga yung ibig sabihin ng sungay? Harian din. Ang munting sungay, kahit dahil isa po siyang munting sungay, isa din po siyang munting kaharian. Hindi po siya kagaya ng Spain, Germany, France na malaki na kaharian, kundi isa lang po siyang munting kaharian. Okay. Next. Daniel 7 verse 8. Tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. At ano po yun? Herulay, Vandals at Ostrogoths. Nang sumibol yung cute na sungay na ito, tatlong sungay yung nawala o tatlong kaharian yung nawala. Next, fast forward po tayo. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata na tao. So ibig sabihin siya ay pinamumunuan ng tao or human leader. Next, siya ay kakaiba kaysa sa mga una na mga kaharian. Number 6 clue na iba. Okay, fast forward. Daniel 7:25, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. So ibig sabihin siya ay magsasalita ng kapusungan. In English, blasphemy. Ano bang ibig sabihin ng kapusungan or blasphemy? Tingnan po natin yung sagot sa Biblia. Sabi dyan, ito po yung time